Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Isama po natin sa banal na pagdiriwang na ito ang ating mga kahilingan sa ating Panginoong Diyos, ang ating pamilya, mga kamag-anak, mga kaibigan at mga pinagkakautangan ng loob. Alalahanin din natin sa banal na pagdiriwang na ito ang mga mahal natin sa buhay na nauna na sa atin at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, dakilang
manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatira pa sa harapan nito at sumamba. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumindig kayo. Ako'y tao rin tulad ninyo. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid kahit sa ang bansa." Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro, sapagkat ang mga ito ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga Hentil na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, "Tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino pa ang makahahadlang na binyagan sila sa tubig?" At iniutos niyang binyagan sila sa pangalan ni Jesucristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili roon ng ilang araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang tagumpay niyang, ito'y siya rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Tapat siya sa kanila, at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak, na purihin sa pag-awit. Panginoon, nagliligtas sa tanong bansay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang mga bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak
upang maging handog sa kay pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Welcome po sa Parish and National Shrine of Saint Padre Pio. Magandang umaga rin po sa ating mga kapatid na nakikiisa sa banal na pagdiriwang na ito via live streaming at sa mga kapatid nating nakikinig sa Radyo Totoo 95.9. Mga minamahal ko mga kapatid, bitter ba ang inyong buhay? Sino bitter ang buhay? Tanongin nyo ngayon katabi ninyo kung bitter. Tingnan nyo ang mukha. Kung mukhang bitter. Alam nyo po ba ang ibig sabihin ng bitter? Mapait. Mapait. Bakit bitter ang tingin sa buhay? Dahil pakiramdam, walang nagpapahalaga. Bakit bitter ang tingin mo sa buhay? Dahil pakiramdam mo, walang nagmamahal sa iyo.
dahil naaalala ka lang nila kapag may kailangan sila sa iyo. Pero kapag ikaw ang nangailangan, kapag ikaw ang may problema, walang tumutulong, walang gustong makinig, walang umaagapay sa iyo. Sa araw na ito ay pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na huwag tayong maging bitter sa buhay, sapagkat kung tayo'y nananatili sa Kanyang pagmamahal, everything will be better. Magiging okay din ang lahat dahil ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay walang hanggan. God's love is everlasting. Sinabi ng Panginoon sa ating Ebanghelyo, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Lahat tayo ay tumanggap ng pag-ibig ng Diyos. Minahal tayo ng Diyos simula't simula pa. Hanggang ngayon ay minamahal pa rin tayo ng Diyos. Kahit kung minsan, para bang hindi na tayo kamahal-mahal. Dahil nagiging matigas ang ating mga ulo. Nagiging pasaway tayo. Ayaw nating sundin ang utos ng Panginoon. Matitigas ang ating mga puso. Hindi tayo marunong magpakumbaba. Ayaw nating tanggapin ang ating mga kahinaan. Ayaw nating magpatawad. Makakapal ang ating mga mukha sa paulit-ulit nating pagkakasala. Ngunit ni minsan, hindi tumigil ang Diyos sa pagmamahal sa atin. Kaya nararapat lamang na tayo rin ay magmahal. Sabi ni Jesus, "If you love me, you will keep my commandments. This I command you, love one another as I have loved you." At sinabi rin sa ating ikalawang pagbasa sa unang sulat ni Apostol San Juan, ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. At ang pag-ibig na ito ng Diyos ang siyang tumawag sa akin upang maging isang pari. Ang pag-ibig na ito ng Diyos ang siyang nagpapanatili sa aking buhay bilang isang pari. Ang pag-ibig na ito ng Diyos ang siyang nagbibigay sa akin ng lakas upang magpatuloy sa aking misyon bilang isang pari. Kaya po hinihiling ko po sa inyo na isama rin po ninyo ako sa inyong dasal, sapagkat bukas ay aking ipagdiriwang ang aking 10th anibersaryo bilang isang pari, na sana ako ay manatili sa pag-ibig ng Diyos. Mga minamahal ko mga kapatid, paano ba tayo magmahal? Pag nagmahal ba tayo, mayroong kondisyon? Kapag nagmahal ba tayo, mayroong limitasyon? Ang pagmamahal ba natin ay makasarili, manloko, mapanakit? Ang totoong pagmamahal o ang totoong nagmamahal ay hindi makasarili, hindi nanloloko. Ang totoong nagmamahal ay hindi nananakit. Di ba, minsan maririnig natin, sasabihin, eh bakit mo ako sinaktan? Bakit mo ako binugbog? Sasabihin, eh kasi mahal kita. Kakaiba, ano? Hindi man nananakit ang nagmamahal dahil iniisip niya ang kapakanan ng kanyang minamahal. Hindi niya ito sasaktan. Hindi niya ito lolokohin. Hindi niya ito pagbubuhatan ng kamay. Dahil ang totoong nagmamahal, iingatan niya ang kanyang minamahal. Poprotektahan niya
ang kanyang minamahal. Handa niyang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang minamahal. At iyon ang ginawa ng ating Panginoon nang iniligtas niya tayo. Inialay niya ang kanyang buhay para tayo ay tubusin. At ang pagmamahal na ito ay ang pagmamahal ng isang magulang na nagsasakripisyo para sa kanyang mga anak, para sa kanyang pamilya. Kahit pagod araw-araw sa pagtatrabaho, nagsusumikap para itaguyod ang pamilya. Ang pagmamahal na ito ay katulad ng pagmamahal ng isang anak na puspusang nag-aaral, nagsusumikap, nagsisipag para sa kanyang magulang. Sapagkat alam niya na ang bawat perang ginagastos niya ay dugot pawis ng kanyang magulang. Ito ang sakripisyo ng isang anak na nag-aalaga ng kanyang mga magulang na matanda na at may karamdaman. Mga minamahal ko mga kapatid, sana magkaroon tayo ng tunay na pag-ibig sa ating puso. Pag-ibig na, na hindi makasarili. Pag-ibig na handang mag-alay ng sarili. Pag-ibig na handang magsakripisyo. Ito ang pag-ibig na ipinamalas ng Diyos. Isang pag-ibig na walang limitasyon, walang kondisyon, isang pag-ibig na walang hanggan. Amen. Tayo po ay magsitayo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sama-sama tayong dumulog sa ating Amang lumikha at hingin natin sa Kanya ang biyayang Kanyang pag-ibig. Ang atin pong itutugon, Panginoon ng kalwalhatian, dinggin mo kami. Panginoon ng kalwalhatian, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, upang ang pananampalataya at pag-ibig ay patuloy na umunlad sa sambayanan, sa pamamagitan ng buting gawa at paglilingkod sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon ng kalwalhatian, dinggin mo kami. Para sa mga bansa, upang ang mga hinirang na namumuno rito ay maging instrumento sa pagpapairal ng pag-ibig at pagpapatawaran, manalangin tayo. Panginoon ng kalwalhatian, dinggin mo kami. Para sa mga taong nahihirapan, bunga ng paghihikahos, karamdaman, pagkaapi sa sariling karapatan, at yaong mga biktima ng digmaan at kalamidad, taglayin nawa nila ang pananampalatayang magpapadama ng presensya ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon ng kalwalhatian, dinggin mo kami. Para sa ating mga pamilya, upang tugunin natin ang pag-ibig at kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagsusunuran at paglilingkod, manalangin tayo. Panginoon ng kalwalhatian, dinggin mo kami. Amang butihin, dinggin mo nawa ang pagdulog na isinamo ng iyong hinirang na bayan. Patuloy mo nawa kaming pagpapalain at kalingain sa iyong pag-ibig sa pamamagitan ng Hesukristong aming Panginoon. Amen. Amen. Magsupo ang lahat.
Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ng aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupunong langit at lupa, ng hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Manatili pong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at buling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-tinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Tayo po ay magsitayo. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, beauty, peace, beauty, peace, peace. Kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio.
at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina,
Mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsuupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang Dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang luhog. Ikatlo, bahagi ng mga gawain para sa pagdiriwang ng kaarawan ni Santo Padre Pio at sa pakikipagtulungan ng SALT, a St. Thomas More Association of Lawyers for Transformation, tayo po ay magkakaroon ng free legal consultations sa darating na May 19, araw ng linggo sa Divine Mercy Sanctuary. Sa mga nagnanais kumonsulta, kayo po ay magpalista na sa opisina ng parokya. Ika-apat, sa darating na June 15 ay magkakaroon tayo ng First Holy Communion para sa mga batang nasa grade 3 at sa mga nagnanais makatanggap ng komunyon, kayo po ay makipag-ugnayan sa opisina ng parokya para sa mga detalye. Ikalima, sunod pong misa ay sa ganap na ikasyam ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay, amin. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una ngayon at magpasawalang hanggan, amin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyo po ang inyong mga ulo habang iginagawad ang pagbabaspas. Ang Diyos na tumubos at kumupkop sa inyo pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamtinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ni Kristo. Aleluya! Aleluya! Salamat sa Diyos. Aleluya! 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 Narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo ang